magsitayo na po ang lahat. Maganak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa dinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdirihang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Isidro Magsasaka. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor ng Itim na Salim ng Quiapo. Ama, nakaisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga magsasaka at manggagawang magsasaka o farm workers na nasa ating bansa na naghihirap. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay sumasa atin at siya ay magpadala ng kanyang tagapatnubay sa atin, ang Espiritu Santo, upang tayo magpapatuloy sa ating paglalakbay buhay at paglalakbay buhay panampalataya. Ngunit sa buhay natin, kuminsan nakaligtaan natin ang pakipag-ugnay ng malaliman sa Panginoon ng buhay, sa Panginoon ng pag-ibig at katotohanan. Kaya dahil dito, tayo ay nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa Tanang Kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro Labrador sa kanyang pagsasaka ay amin na buwang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas,
Tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lunsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa pangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod sa Panginoon, doon kayo dumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista, ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. At ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. At magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo
upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinaguga. Darating ang panahon ng sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon ay nasa Lunes tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ngayon ay 15 ng Mayo ang pagunita kay San Isidro Labrador magsasaka. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin sa galaw ng Espiritu o ang patnubay o ang Espiritu ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, mula sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 16, versikulo 11 hanggang 15, si San Pablo at mga kasama ng mga apostol ay nagpunta sa iba't ibang lugar sa tinuturing na lugar ng mga Grigo. Nagpunta sila sa Troas, sa Neapolis, sa Filipos, sa Macedonia, at sa lahat ng dako na kung saan doon rin natagpuan ang grupo ng mga kababaihan at naroon ang tinatawag na si Lydia na naninalik o naniniwala sa Panginoong Hesus at siya'y nagpabinyag kasama ang kanyang kasambahay. Na napalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat gumagalaw ang Espiritu ng ating Panginoon. Dahil sa paggalaw ng Espiritu sa buhay ng tao, dapat magbigay tayo ng papuri sa Panginoon sapagkat ayon pa sa Salmo 149, ang Panginoon ay purihin sapagkat dahilan siya ng ating pagbabagong buhay. Magagalak tayo dahil tayo'y hinirang niya. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 26 hanggang Kapitulo 16, versikulo 4, nagtuturo rin ang ating Panginoon tungkol sa patnubay, Paraklitos. Ang salitang Paraklitos ay 5 beses po sa New Testament, 4 na beses dito sa Ebanghelyo ni San Juan. At makikita rin natin sa unang sulat ni San Juan. At ito ay tungkol sa Espiritu Santo na isang patnubay. Ang Espiritu Santo ay una sa lahat sa lumang tipan ay tinatawag na Ruach. Ruach ay merong iba't ibang kahulugan. Ang unang kahulugan ng Ruach ay hininga, hangin na nilalanghap at ibinibuga. Kaya ito'y tinatawag na Ruach na nagbibigay buhay. Pangalawa, ang Ruach ay kaluluwa. Kaluluwa na prinsipyo ng buhay. Kaya ang bawat nilalang na may buhay ay mayroong kaluluwa. Pangatlo, ang Ruach ay ang presensya ng Diyos sa kanyang diwa o sa kanyang espiritu. Na nung una pa, kaya makita sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, na naroon na ang espiritu
noong paglikha ng sanlibutan. At dahil dito, gumagalaw na, kumikilos na ang Espiritu. At lalo tigit na, noong nangangailangan ng inspirasyon at patnubay ang mga patriarka at mga propita. Patriarka, yung mga ninuno na sila yung lider ng hinirang na bayan ng Diyos. At ang mga propita, sila yung nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, ay ginagabayan ng Espiritu Santo. At sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapahayag na ang ating Panginoong Hesus ay magpadala ng Espiritu ng katotohanan. Parakritos Atinos. Alitinos, ibig sabihin ng alitinos, na totoo. Hindi lang siya Espiritu na gumagalaw. Siya ay Espiritu na nagpapairal at nagpaalaala at gumagabay upang ang ating malalaman na turo mula sa mga nagtuturo sa simbahan na tinatawag na magisterium. Magisterium mula sa salitang Latin na magister, guro. At ang simbahan na nagtuturo, tinatawag na magisterium, na pinangunahan ng Santo Papa, mga kardinal, mga arsobispo o bispo, kaparian, mga hermano at hermana, mga madre, mga pare, mga misyonero, misyonera, mga katikista at mga guro na nagtuturo tungkol sa Diyos. At sa pagtuturo nila, hindi na ang tinuturo ang kanilang kaalaman tungkol sa mga dapat ituturo, ang kanilang tinuturo ay mula na sa mga katotohanan na gumagalaw na tinuturo dahil sa patnubay o dahil sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Ito'y tinatawag na perichoresis. Ulitin ko po, perichoresis. Isang salitang Griego na pagtuturo din ng mga ama ng teolohiya o tinatawag natin patrologiya, nagtuturo tungkol sa lumang teolohiya, na ang perichoresis ay una ang paggalaw ng Santissima Trinidad bilang Diyos na Ama, Diyos na Anak sa pangitan ng ating Panginoong Hesus na Nazareno, at Diyos na Espiritu Santo, at sila na gumagalaw sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay atin pong may sa buhay ang katotohanan. Tayo po ay hindi bilang tao na mahina, marupok, at mababa lang ng katayuan ay kaya na magtuturo ng mga malalim at mga dakilang turo ng simbahan. Nangangailangan ito ng Espiritu ng Diyos. Kaya mayroon tayong magisterium. Kaya kung minsan mayroong mga hirisiya, hirisiya ibig sabihin mali na mga pagtuturo dahil may mga huwad na guro na hindi sumusunod sa magisterium ng simbahan. At sila ay nagtuturo ng mali. Kuminsan, ginagamit pa nila sa kanilang pangalan ang Kristo na pangalan na hindi naman tungkol kay Kristo ang kanilang tinuturo. Kuminsan, maski sa ating simbahan, may mga nagtuturo ng mali na kinakailangan rin na ayusin at ituwid upang maayon sa magisterium o pagtuturo ng simbahan. Dito sa ating ebanghelyo, kailangang ibatay natin sa pagtuturo ng Espiritu ng katotohanan ang lahat ng ating nalalaman tungkol sa Diyos upang tayo mamuhay sa matuwid, upang tayo mamuhay una sa lahat
sa pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili upang tayo ay matuto at maging marunong na kumikilala sa palatandaan ng panahon at ng ating kapaligiran. Sapagkat kung hindi, mauwi tayo sa kawalan ng tunay na pagkilala. Una, dapat kilalanin natin na ang nabuhay muli na Kristo ay nagnanahan sa atin at ang kanyang pagnanahan ay sa pamamagitan ng Espiritu. Pangalawa, ng Espiritu Santo ay siyang pinagmulan ng ating buhay sa pananampalataya. Kapag wala ang Espiritu Santo, mauwi tayo sa pagkaroon ng mali na mga turo. Kaya tama yung sinasabi ni San Pablo sa unang sulat niya sa Taga-Corinto, Kapitulo 12, Versikulo 3, hindi po natin masasabi, Panginoon ang ating Panginoong Hesus, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya siya na magsasalita tungkol sa Espiritu Santo ay nagsasalita sapagkat hindi ang tao ang siyang nagsasalita, ang Espiritu na nagnanahan sa kanya ang nagsasalita. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 20. Ito yung tinatawag natin na perichoresis. Pero hindi lang sa salita at pagtuturo na tama. Sa tama din na kilos at buhay at ugali ng isang Kristiyano. Kapag kayo kay Kristiyano pero masama ang iyong ugali, hindi po kayo Kristiyano. Wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kapag kayo kay Kristiyano, ang iyong ugali ay mabuti. Ang ginagawa mo ay kabutihan. At ang tunguhin mo ay kabutihan. At dahil dito, nagnanahan ang Diyos sa iyong puso. Kapag ka hindi, dahil may masama ka na ugali, kailangan mo itong baguhin. Kapag ka masama ang iyong mga salita, dahil ikay nagmumura lagi ng salita ng masama, o dili kaya mga mahalay na mga salita o mga pag-iisip, kailangan mong ituwid. Kapag ka ang iyong tunguhin sa buhay ay pagpayaman lang sa sarili o pangungurakot, ikaw ay hindi Kristiyano. Kailang ituwid mo ang iyong buhay. Ituwid mo ang iyong paningin sa buhay. Ituwid mo ang iyong pag-iisip upang ang lahat ng kalakaran mo ay makidiyos. Upang ang gumagalaw sa puso mo ay ang Espiritu ng Diyos. Ipanalangin natin na naway ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos sa ating buhay. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpatutuo sa kanilang panampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya.
Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpuan ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay, ng namito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Patido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani na mga magsasakang kagaya ni San Isidro Labrador. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa aming ay nagbibigay buhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanento na ay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga nilsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbuhingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumigitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Malay San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirasalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo-salo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro Labrador na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay sinawang umiral sa aming pagsisikap sa hiinan ng lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pangitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sinunod ng Quiapo, kayong manaugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ang pong Isus na sa rin. Salamat sa lahat ng langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Ngayon na po ang pong basbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay ng basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Higmasin ang cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa imakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalalang pangako ng sabinyag na ikaw ay kinibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.